naluto na po ang ating chicken arroz caldo na napakasarap. Kaya patuloy nyo lang pong panoorin itong video na ito para matitut nyo ang procedure at ingredients ng itong pagluluto nitong napakasarap nating chicken arroz caldo. Keep watching this video! Kaibigan ko, kamusta kayo lahat? Ito naman ako, nagbabalik na naman ako. At so today ay samahan nyo ko at magluluto tayo ng napakasarap na chicken arroz caldo. So dito po ay meron tayong chicken na minarinate at naka-clean wrap pa yan. At ang pinag-marinate po natin dito ay sesame oil at durog na paminta at ginisamix. At meron din po tayo ditong oyster sauce. Nilagyan din po pala natin ng oyster sauce. Para mas masarap po yung ating chicken arroz caldo ay dapat minarinate muna natin para sok na sok yung lasa niya sa ating chicken. Kaya naman, habang nasa school po ako kanina, minarinate na ito ng tita ko. Pero bago po natin yan dapat ay i-marinate, ay dapat po natin muna yan hugasan para matanggal yung kanyang lansa dahil po ang chicken ay may salmonella. Hugasan po natin na maraming beses para matanggal po lahat ng bakterya. Yun po ang pamamaraan ng pagmamarinate ng chicken. Kaya halika na po at i-pressure cook po muna natin ito ng 3 minutes bago po natin ilagay sa arroz caldo rice. So dito po ay meron tayong pressure cooker at lagyan po natin ang chicken oil. Yung pong oil na yun ay pwede na po yun para sa ating 4 na chicken wings para sa ating arroz caldo. At ilagay na po natin one by one ang ating chicken. So ayan, nalagay na po natin yung lahat ng ating chicken bago po natin takpan ng ating pressure cooker ay hayaan po natin munang ma-fry ng konti. Salipalit na rin lang po natin para magkaroon ng frying texture ang ating chicken, ang skin ng ating chicken. So ayan po, medyo nagpa-fry na at balik na rin po natin ulit. Napakabango po ng ating chicken. Kaya yung pag-marinate na minensin ko sa inyo ay ganun ang dapat ang pamaraan. Para wala ka lang sa lansa. Medyo na-fry na po ng konti ang ating chicken at hinaan na po natin ng konti ang ating apoy at tatakpan na po natin ito. Pero ganito po yung ating texture dapat ng ating chicken. So yung pong pinag-marinita ng ating chicken na liquid ay ito po ang lalagyan natin ng 50 ml na tubig. So ayan, lagyan na po natin ang sabaw ng ating chicken sa ating pag-pressure cook para malambot na malambot po ang ating chicken. Take note po, yung nilagay po natin na 50 ml na water ay kasama po dun yung pinag-marinita natin. So ayan, natakpan na po natin ang ating pressure cooker at siguraduhin naman po natin ito ay flexible at ito naman pong dalawang ito ay tight. So ilagay po natin yan sa yung ating apoy sa maximum heat habang hindi pa siya nagsisizzle at pag nagsisizzle na ay ibababa natin yung ating apoy sa medium heat. At i-pressure cook lang po natin yan ng 3 minutes. So ayan na po, nagsisizzle na po ang ating pressure cooker at mag-count na po tayo ng 3 minutes. So ayan, habang pong pinipressure cook natin ng ating chicken para gagamitin natin sa ating arroz caldo, ay hugasan na po natin yung ating
malagkit na bigas na hinaluan natin ng normal na bigas. So dito po ay meron tayong bawang at sibuyas at luya. Pinuhin na po natin ito at ito po ang ating gagamitin sa ating aros kaldo na napakasarap. At papasarapin pa ng rekado na ito. So ayan, 3 minutes is done at tignan na po natin yung ating chicken. At patayin na rin po natin yung apoy. At pagkapatay po natin ang apoy, huwag muna po natin bubuksan dahil pwede po tayo ma-injured dahil pag binuksan natin yung nagagad ay mag-i-explode. So ayan, nahiwa na po natin yung ating mga rekado na sibuyas at bawang at luya. At para po mas ma-extract yung kanyang juice, ay didiktigin po natin yan sa ating almeres. Halika na po at ilalagay na po natin yung ating ingredients sa ating almeres at didiktigin na po natin ito. So ilagay natin yan. At digdigin na po natin. So ayan, natiktik na po natin yung lahat ng ating ingredients. At ito po yung gusto nating texture na ating gustong ma-achieve. So halika na po at tayo na ay magigisa. So ito na po yung ating chicken na pinareserve cooker. At yan pong kunting liquid na yan, at yan po tayo magigisa ng ating ingredients. At yan po ang ating, at isasama po natin yan sa pagsasabaw ng ating aros caldo rice. Ayan, sige. So ayan po, tinanggal ko na po yung ating kunting liquid na natira dun sa ating chicken. At ngayon naman po ay maglagay na tayo ng kunting chicken oil. At dito na rin po tayo magigisa sa same pressure cooker. Huwag na rin po natin hugasan para mas marami siyang lasa. So ayan po, ilagay na po natin yung ating inalmeris na ingredients, bawang, sibuyas, luya. Sobrang bango mga kaibigan po. Maganda talaga pag ina-almeres yung ating ingredients na extract talaga yung kanila mga juice. At lumalabas talaga yung aroma. Hintayin na po natin yan na mag-golden brown at ilalagay na po natin yung ating rice. At saka nga po pala, inuulit ko yung ating rice na ilalagay ay hinugasan nating mabuti. So ayan, ilagay na po natin. Halu-haluin na po natin para mag-mix sa ingredients at mag-fry ng konti. Ayan, maglalagay na po tayo ng sabaw. At maglalagay lang po tayo ng sabaw na enough para maluto po yung ating aros caldo at para enough para meron tayong mahigop na sabaw. So ayan, pagkatapos po natin maglagay ng sabaw ay maglalagay po tayo ng chicken nor cubes para mas masarap. So ayan, ilagay na po natin yung ating chicken nor cubes. At maglagay na rin po tayo ng konting patis. At mag-add po tayo ng konting ginisa mix. At yung pong konting liquid na nandun sa ating chicken na pinareserve cooker natin kanina ay ilalagay na po natin. Yan po ay pang pasarap. At para mas lalo pa siyang sumarap. At ngayon naman po ay haluin natin ulit at tatakpan na po natin. Bago siguraduhin po natin, bago tayo magtakip, ay yung apoy natin ay dapat nasa very low heat para hindi umangat yung kanyang pressure. At ngayon naman po ay takpan na po natin. Ayan, natakpan na po natin yung ating pressure cooker at siguraduhin naman po natin
Ito ay flexible at ito naman po ay tight para hindi siya mag-explode. Tandaan po natin, ang pressure cooker ay nakakatulong sa atin ng mabuti, pero alagaan po natin at gamitin po siya ng mabuti para hindi po tayo madisgrasya. Kaya dapat po tama ang paggamit ng ating pressure cooker at sa ating pagluluto ay dapat tama yung ating paggamit at hindi lang masarap yung ating luto, sobrang sarap. So ay pressure cook na po natin yan ng at i-pressure cook na po natin yan ng 7 minutes. At yan po ay hintay natin na magsisil at ilagay po natin sa medium heat yung kanyang apoy. At pag nagsisil na po ay mag-start na tayo mag-count ng 7 minutes. So yan, habang pong nakasalang ang ating pressure cooker ng ating avocado rice ay try naman po natin ng konti ang ating chicken para medyo crispy siya. At the same time po ay maglalagay po tayo ng chicken oil. At ilagay na po natin ang ating chicken. Ayan, pa-crispy lang po muna natin. At mamaya, para mas masarap siya sa ating paglagay sa ating avocado rice. At ito po kung maraan na ito ay napakasarap isa sa ordinary. So ayan, na-fry na po natin yung ating chicken at tama na po yan. Dahil remember, pinresure cook po natin yan at malambot na po yan. At pinaray lang po natin yan ng konti para magkaroon siya ng additional crispiness. So ayan po, nagsisisil na po ang ating pressure cooker at mag-start na po tayo mag-count ng 7 minutes. So ayan, kunyan na po natin yung ating chicken at ilagay lang po natin sa isang serving plate. So ayan mga kaibigan ko, after 7 minutes, patay na po natin ang ating apoy. Yung aros kaldo po natin ay siguradong luto na. Inuulit ko po ulit, huwag po muna yan bubuksan agad dahil mag-i-explode po yan at ma-injured po kayo. Wait po until mag-cool down. So ayan mga kaibigan ko, ito na po yung outcome ng ating chicken aros kaldo rice. Talaga namang napaka-smooth at yung ating mga ingredients na nilagay ay nangingibabaw yung kanyang bango. At sana naman nasundan nyo yung pamamaraan ng ating chicken aros kaldo rice. At yan din ang pagpalambot ng ating chicken. At ngayon naman po ay isasalin na po natin yan sa ating serving bowl. So ayan, halika na po at isalin na po natin yung ating aros chicken aros kaldo rice sa ating serving bowl. So ayan mga kaibigan ko, naluto na po yung ating aros kaldo rice at ngayon naman po ay lagay na po natin yung ating chicken na niluto. Maglagay pa tayo. So ayan, nilagay na po natin yung ating chicken sa ibabaw. At dito naman po ay meron tayong crispy garlic at ilalagay po natin yan sa ibabaw. Ayan. At maglagay naman tayo sa gitna dito. So ayan, nakapaglagay na po tayo ng ating crispy garlic. So ayan aking mga kaibigan, nandito na po ang ating chicken aros kaldo. At sana naman po ay meron akong bagong na share sa inyo na bagong putahe. Ito po ay pwede breakfast, pwede siyang merienda, at pwede din siyang dinner. Bye bye everyone, at huwag niyo rin po palang kalimutan na i-follow ang aking YouTube channel. Mag-subscribe na po kayo at please press the notification bell para palagi po kayong notified sa aking mga bagong i-upload na video. Bye bye everyone. God bless.